What's up mga kabakyard? Good morning po. Ito nga po pala ang inyong lingkod. Nagbabalik po para sa panibagong segment ng ating One Backyard! Like a Hellcat! So, good morning mga kabakyard. Bali, pasensya na po at ngayon lang po ulit tayo makakapag-vlog. Nag-isip po kasi ako ng nung parabang continuation ng mga vlog ko. Usapang sisiu pa rin po tayo mga kabakyard. At mamaya, samahan nyo ako, papasyalan po natin yung na-acquired sa akin na mga limited gold po. Magaganda na po sila, nakita ko po eh. Ngayon po, yung proseso ko dito sa manukan, usapang sisiu po, pero kakirels na po sila. Kasi almost mga mag-performance na rin po sila. So, ang gagawin ko po ngayon, separate ng kulungan na individual na po sila. So, tigitigisan na po sila muna ng kulungan. Apat lang po yung paghihiwa-hiwalayin ko para naman po yung proseso is mas mapabilis ko po yung pagiging matured po kagad nila. Para po kasi sa akin, pag maliit yung manukan backyard, mas mabilis pong lalaban. Mas mabilis pong magmamature yung ating mga kakerels at saka yung mga baby stag natin pag magkakahiwalay na po sila ng kulungan. So, yun po yung gagawin natin dito mga kabakyard. Samahan niyo po ako, papakita ko po sa inyo kung ano yung individual na sinasabi ko at kung saan ko po sila ilalagay. Tara! Dito ko sila ilalagay mga kabakyard. Bali, diba yan po yung yung mga hen cage na ginamit ko para po sila individual po yung yung mating nila, yung single mating po sila. So dito ko rin po sila ngayon ilalagay kasi mataas-taas naman po yung mga cage na binili kong yan. Dito ko sila ilalagay hanggang sa maging baby stag sila. Ngayon kakirels hanggang maging baby stag, hanggang manlaban na po sila, diyan ko po sila ilalagay. Pero iaayos ko po sila dito na hindi po sila malapit sa dun sa mga nakatali po natin para mas mag-matured po sila. Siguro dito sa part na to. Yan. Tatanggalin ko lang yung isang nakatali dun. Nilipat ko na lang po. Kasi eto na kasi sila eh. Yan. Tanyan nyo mga kabakyard. Yung yung white gold. Yan. Kagaya nung isa. Araw-araw ganyan na ngayon sila. Hindi na siya bumababa. Kasi nga pagkakain lang sila tsaka siya bababa. Pero pag yung tapos na silang kumain, lagi na siyang nasa taas kasi nga inaaway na siya nitong isa. Ganon din dito sa kabila. So yung dalawang gold dito, yan yung dalawang gold, sila din yung ihiwalay ko na rin. Iiwan ko lang itong ating throwback white. Yung dalawang gold dito tsaka itong dalawang white gold, yun yung paghihiwalay na natin ng mga kulungan. Kasi nga, malalaki na rin naman sila. Almost 4 months na po yung mga yan. Malapit na pong mag-change feed po yan. So, individual na lang po yung pagpapatuka. Para po maaga silang mag-matured. Kasi kung magkakasama yan sila, may isa lang dyan kagaya sabi ko kanina, may isa lang dyan mag-step up. May isa lang dyan mauunang manlaban. So, hindi sila sabay-sabay. Mas maganda, may kulungan naman tayo na gagamitin. Doon natin sila ilalagay. Para maaga na sila magbinata. Yan. Doon ko sila ilalagay mga kabakyard. So, tatanggalin ko na yung mga inahin. Ililipat ko na sa mga doon sa DIY nating hen cage. Doon na muna sila kasi tapos ko na naman silang gamitin. So pahinga na po sila, kain na lang po muna sila ng kain para naman hindi naman sila mamayat. Kasi hanggang ngayon umiitog pa po sila eh. Pero hindi ko na po yun ipapa-incubator, hindi na. Pass na po yun. Wala na pong similya yun kasi hindi ko na po sila pinapaasawahan. 2 hours later. Yan mga kabakyard yung ginawa ko. Bali halos magkakalapit-lapit po muna sila kasi nga maliliit pa naman po sila.
Pero yan, sasanayin ko na po yan ng ganyan, ng individual po. Lalagyan ko na lang ng medyo harang dun sa may mga unahan, kasi pag sa tanghali tsaka hanggang hapon, medyo mainit po talaga dito sa areyang to. Yan, tingnan nyo mga kabakerd, bali makaka-adapt na po yan sila ng ano, ng individual na ano. Yan, magigiri-girian na po yan sila. So matututo na po yan sila ng ano, hindi magkakasama sa isang kulungan. Yan. After nito, tara, papasyalan naman natin yung ano, yung sinabi ko sa inyo na acquired sa akin na dalawang limited gold, magaganda na, malalaki na. Talagang ano, manok na manok na. Tara, samahan nyo naman ako, punta tayo dun. A few moments later. Hello mga kabakyard. Ito po yung ano, kapatid nung ating dalusapin na nandun, yung anak ng gold po natin. So ito po ang anak, ang tatay din po nito, yung Gilmore Hatch po natin. Kita niyo po yan, binisita ko po, napakaganda na po niya. Ayan mga kabakyard, talagang manok na po. Bali dalawa po kasi yung napapunta dito sa manukan na to ni Pato. Ayan si Pato. Ayan. Dalawang manok yun. Ito pa yung isang na-acquired nila sa akin. Ito yung mas magulang-gulang, baka mga nasa 10 months na to. O mag 1 year na din to. Pero hindi siya masyado tayo din. Pero sila lang yung naka-acquired sa akin ng gold. Ayan. Bukod kay Paring Pacquiao, sila lang yung nakakuha sa akin ng gold. Ayan sila, mga pwedeng-pwede ng idigma mga kabakyard. So, ayan. So, ayun na nga mga kabakyard. Ganyan na yung setup na ginawa ko. Hiwa-hiwalay na po sila. Apat lang po yung pinag-hiwa-hiwalay ko. Nasa kulungan pa rin pong malaki yung ano, yung throwback white natin. Kasi sila yung magkaka-size, magkaka-ano, parang malapit na talaga sila sa ano, sa pagiging stag. So, dyan ko na po sila i-change speed ng stag developer para mas mamonitor ko po yung mga katawan nila. Mas maganda, mas mabilis kong mamonitor, manapalaki yung mga katawan nila. Individual na po sila kasi magkakapareho na po yung dami ng tutukain po nila. Hindi na po nila, wala na po yung ano dyan, yung makakalamang sa patuka. Kasi magkakarami na po yung takal na ipapatuka natin. Kaya dyan na po sila hanggang manglaban po sila para naman makita natin kung nung paghihiwalay po talaga nila. Kasi naranasan ko rin po naman nung una, nung bago pa lang po ako dito sa manupan, na nakakulong po yung bakerel. Mas mabilis pong lumaki yung katawan, mas mabilis pong lumaban. So yun, tsaka nakita nyo mga kabakyo, yung pagkakulong natin. Lapit lang naman dito yun eh, sa labasan lang. Si Pato nga pala yung bumili, yung nag-acquired sa atin nung limited gold na yun. So nakita nyo, ang gaganda na mga kabakar, di ba? Kapatid yun nung ano rito, nung future broodcock natin na Gilmore sweater gold. Pero mas malaki po ito doon. Talagang mas mahaba yung katawan nito, pero maganda rin po talaga. Yung may lampi, yung kapatid niya. So yung Devilcom naman po, mas may edad yun ba? Una po sa kanila yun, 1 year na nga po yun. Tsaka kagustuhan talaga daw nila pong magkaroon ng limited gold natin. Kaya nung time na naglalaban ulit tayo, nung mga bago ulit mag-BCG, talaga nakikita nila yung mga winning line ng ating gold. Pinuntahan na po talaga dito, kaya kahit mga ganyan lang edad yun, yung mga magpo-formance itong kinuha sa akin. Pero yung isa, mga mag 7 months na yung level ko. So, yun, ngayon, magaganda yung talaga. Talagang manok na manok. So, yun mga kabakyard. Nandito na lang po. Salamat po ulit sa patuloy na nagsasubscribe. Patuloy na nanonood yung video natin. Kayo lang naman po yung ano, dahilan kaya nandirito ako na nagpa-vlog pa rin. Nag-share pa rin ng mga sa buhay pagmamanok natin. Kaya suportahan lang tayo lahat ng vlogger na ng ganitong content. Pinapanood ko pa rin po lagi. So, kumuha
rin po ako ng mga idea kahit alam ko na, kaya ko na, pero gusto ko makakuha pa rin ako ng idea sa iba't ibang magmamanok. Sa iba't ibang small breeder na kagaya ko. So, kita-kits po ulit tayo mga kabakyard sa susunod na segment po ng ating One Backyard. Keep safe, God bless, and have a nice day mga kabakyard. Thank you very much!